Auto yung bike, still series Gigabyte. At ayan, yung Cell Amor. Tapos di ko na mabasa, pasensya na, sobrang liit talaga. Oo nga, eh, maliit siya. Ayan. Pero alam na nila yan, kaya nga nilalabas dyan. Salamat talaga. Kasi this, tournament is actually pretty big. Considering na parang ano lang siya eh, para lang siyang, yung ano lang siya, parang casual na finals. Pero parang pang ano ni, pang ano talaga eh, pang rakrakan eh. Oo, the prize pool is $50,000. That is 2+ million pesos. So, 2 million lang naman ang prize pool. Hindi ako sigurado kung paano yung distribution. Pero still mga kaibigan, tanong ni Mark S. dito, Sir Denki, single pa ba yan? Chicks na katabi mo? Pinapatanong ng tropang SG. $30,000 ang champion. So yun, $30? $30,000? Hay nako, Boss Denki. $30,000. So that's 1 million! Oo. 1.3 million extra bulate, mga kaibigan. Sarap. Extra bulate. Ito. Shoutout po sa kanya, ang ganda ng salamin niya. Grabe talaga, bentang-benta ka talaga. Buti pa yung salamin, no? Eliza Taylor po yan, diba? Hindi, pero alam mo, yung mga lalaki, ganun yung unang i-describe sa diba? Nice glasses. Nice glasses. Baby grill. Baby grill. Nakakainis. Pero pag-ano ka, ano ba yung nagustuhan mo kay Eliza? Yung glasses niya. Glasses niya. Damn. Let me see your grill. Diba? Eto, eto. Pero ang ban natin from TNC is Bounty Hunter, saka si... Si Unjing. Undying. Si Unjing. Bakit Unjing? Masahin mo, Unjing. Ako na paul niyan! Hindi, Undying po mga kaibigan. Nasarap naman sabihin sabihin Unjing eh. Nasa-stress ako sa'yo, Boss Denki. Masarap kasing sabihin eh, Unjing. Grato, Unjing! Ayan. Drone Ranger naman at Queen of Pain para sa Energy Pacemaker. They actually watched the matches of TNC. And ito yung pumatay sa kanila eh. Ito yung rumakrak sa kanila eh. Drone at saka Queen of Pain. Pero ito, first pick from the Radiant side order, Energy Pacemaker is Beastmaster. Oo, oh, ito yung actually ngayong patch medyo nagiging prevalent na si Manong Beastmaster sa Dota 2. And let's see kung magiging effective ba siya. Samantalang Dire will go for the Shake na walang big kasi binan nila si BH. Pero still they have a Gyrocopter. So this would be reminiscent of what they drafted kaninang naglaro sila versus Energy Pacemaker din. At may nagtanong pala kanina, ano daw yun? Kung pag nag-1-1 ba ulit, tiebreaker ulit? Opo. Hanggang... Wala na. Time na lang. Ah, based on time. Akala ko ito yung tipong forever Dotto eh. Forever Dotto. O, hanggat nag-iig. Ano yung TI4? Dalawang beses na tiebreaker. Pero no, kala ko ba doon na mag-cast? Eh, pahinga mo. Pahinga pa eh. Bigyan na naman ng pahinga. Oo naman, di ba? Alam mo, naghabol nga lang ng tulog si Boss D kanina eh. Hello pala kay MJA. Na lagi daw nanonood sa mga recipe. Oo, totoo yan, si MJA. Ayan. Number one fan. Manood ka ng stream ko bukas. Eh, manood ka ng stream ni... Anong oras ang stream mo bukas? Around 1 PM after lunch. So, magpo-post naman sa Facebook niya. So, tingin-tingin na lang tayo. Si Pan... Please, pabati naman sa akin, oh my ko, my ko, nanonood kasama ko, asawa ko, si Kristen Joyce. Hello sa inyo! Nag-isa ko pa sila, oh, nice team, no? Nanonood. Ayun, ito, no. Eliza, long time no play. Oh, someone from Vanguard Gaming, Eliza. Doble pala yun. Triple pa yun, mga tatla. Oh. Hello kay Cloud, kung yun man yun. Pero I miss playing with you guys. So, ito na to. Oh, ito kasi yung parang dati kong group talaga. Diyan ako nagsimula. Like, sila yung kasama ko maglaro ng Crossfire, everyday. Yan yung group na kung saan talaga ako nag-grow talaga. Sabi ni Lieutenant Spitfire, idol pa bati, batiin mo daw. Hello kay Lieutenant Spitfire. Oo. Dapat kasi may pangalan eh. Parang naman, hindi naman ano, diba? Oh, anyway, tingin mo. Alam mo ba yung pinakamasarap na kape? Ang kape, Lingka. Wasak! Sako ang mga kaibigan. Yan. Anong stream bukas ni Ate Eliza? Dota, LOL, or FPS? FPS. FPS caster po talaga ako. Napadalaw lang ako today kasi sa mga... Unfortunately, bumisita lang ako. Yun. Para sa akin talaga. Oo. Minisita ko si Boss Denki. Yan talaga yun. Kala ko si may laban si Zaito versus Shade. Oo. Ayun. Eh, wala. Wala pa lang laban si Zaito today. Hindi na! Lista to sa ano. Ito na. Yung third ban ng TNC dito is si Brewmaster. Aba, alam! Galing siya! Wala, natututo na ako sa akin. Oo, samantalang dalawang orkang tinanggal ng Energy Pacemaker. Si Disruptor sa sila. Lion. So, no Leon Guerrero. This was also drafted by TNC kanina. Disruptor at saka Lion. Oo, si Lion. Kaya ngayon, parang sabi nila, sabi ng Energy Pacemaker, alam na namin yan, Jer. Matik na yan. And now, they actually... Uy! Bani! Night Stalker! Tinanggal si Batman dito! Ayan. Tinanggal si Batman.
this would mean something. I'm not sure kung prevalent na ba itong si Bara. Ay, Bara. Si Balanar. Sa meta ngayon. Pero ang kagandahan na kasi may immortal Night set Stalker. Na parang ngayon ko lang siya nakita. Oh, yan. Congrats. Kasi nga, ganun. Congrats, diba? Something new sa Dota life ko. Oh, si Balanar yan, si Baklanar. Yung malakas tuwing gabi. Kumahada yan tuwing gabi. Yan ang kagandahan dito kay NS. And being banned by TNC, I'm not sure kung ginagamit ba yun ng Energy Pacemaker. Haven't seen them use this one. So, EPG mga kaibigan, baka may Pocket Strat. Huwag daw flag kayo talaga eh. Ayun, mababasahin mo, shoutout. Shoutout kay Joshua Abril. Inulit-ulit lang niya, no? Crush ka daw kasi niya. Ah, hello kay Joshua Abril. Ay, ito to si Atcha ko'y galit na. Uy, parang awa mo na. Ito na, pinapansin na kita. Pwede ka nang kumain. Ah, pwede ka nang kumain. Okay na yan. Kain ka muna dinner habang nagpipit pa dito. Kaya, kain ka habang nanonood sa amin, diba? So ayan o, ito naman daw, yung masakit na daw yung puso ni It's Me. Pansinin mo, masakit na puso. Oh, God. Ito na, pinansin na. Yun. Energy Pacemaker mga kaibigan, balik tayo sa draft Rubik para sa kanila. Para naman sa TNC Phoenix. Oh, si Rubik yung kumukuha ng skills, di ba? Oo, magnanakaw yan. At walang equivalent yan sa League of Legends. Oo, wala. Tingin mo ba, pag may na implement na hero, na kagaya ni Rubik, champion, sa League of Legends, na katulad ni Rubik, ikaw boss league, tingin mo. Boxer dan. Siguro sa tingin ko, okay lang. Okay lang may ma-implement na ganun siya kasi hindi naman lahat kaya siyang gamitin na effectively sa game na 'yon, 'di ba? Kaso para masyadong maraming skills ang OP. Oo, madami. Hindi ko nga na-try gamitin 'yan. Pero third pick and fourth pick, Phantom Lancer and Phoenix. Oh. Phoenix, ngayon ko lang nakita si Phoenix. Si Phoenix, mga kaibigan, ay isang Phoenix. Yes. Quality broadcasting. And ano, ang kaganda kasi ni Phoenix, meron siyang moral dilemma pag ginawa niya yung Phoenix Suns. Yung Supernova, mag-aapoy, magiging, ano siya, magiging itlog ulit, tapos lahat ng nasa proximity niya masusunog, unless wasakin siya. Tapos kapag hinayaan mo lang siyang magbilog, mabubuhay siya ulit, fresh ulit yung kanyang lahat. Tapos, maiistan yung lahat ng nasa paligid. So, ngayon, may moral dilemma ang Energy Pacemaker. Kung kaya ba nilang i-burst out itong si Phoenix, wasakin nila kaagad. Eh, may PL eh. So, hindi sila pwede mag-overcommit for Phoenix. Yun yung ginagawa. Shout out sa purple, ano ni? Shorts ni Duno. Boss D. Alam na to. Pero to, PL na naman po for TNC Dota. Sabi ko sa inyo, tiwala talaga sila sa PL ni Nino G. Samantalang this time around, Teehee would be using Gyrocopter. I believe Phoenix would be utilized by Nico AU. Samantalang continuing the Lasalista draft, Rubik Tidehunter para sa Energy Pacemaker. Ito ano to, isang bede. Ito ano ba yung... Oh, grabe, galit. Zer! Galit ang kuya mo ah. Oo, hindi naman. Ano yan? Nakakaano naman kasi na lagi nalang ako mag-isa, di ba? Kailangan ko rin naman minsan ng katuwang sa buhay ko. Kasakasting ko, I mean. Katuwang sa buhay. Alam mo, ganyan din yun eh, nung dati, nung una akong nag-cast. Maraming haters sa akin, parang sinasabi sa akin na parang, magaling ka sana, Boss Denki, ang pangit mo lang. Sabi ko nga, hindi naman ako nag-artista. Caster naman ako. Pero at least may pambawi, kapag kunwari, nakakaat sa inyo, sinabihan kang pangit. Magaling mag-cast. Oh, at least magaling ako mag-cast. Sabi, as ano, cast, ano, sabi yan ng mga audience ko, di ba? But anyway, normal naman yun eh. May mga tao talaga, you cannot really please everyone. You can't please everyone. That's a fact in life talaga. Oh. To everyone naman. Siyempre, you gotta love yourself. You gotta love myself. Yes. Alam na this. Oh. Oh. And wag mong papakpekto sa... How do you love yourself ba? What the... Hindi, pero siyempre, accept your flaws. Tingnan mo kung saan ka mag-i-improve, di ba? Oh. Kaya nga ako nandito ngayon nakikipag-cast sa'yo kasi gusto kong matuto. Akala ko kaya nandito kasi para i-compliment mo na wala ako sa department na to, di ba? Sabi ni Alisa, kawawa naman itong nanonood sa'yo. Kasi medyo umay na ata sa mukhang palos, yun. Mukhang palos. Walagi naman nila konti. Hindi, pero ganoon yun. Nandito ako para matuto. At, so, parang wala I'm willing to learn naman. Meron naman ako natutunan gaya nung sinasabi mo nagiging itlog na maalat. Ito, matututo din ako dito na parang ano yung nagagawa ng hero na to. Samantalang last ban po ng Energy Pacemaker po, ES. Alam na nila to eh. Ito si ES kahit kailan hindi siya na luma. Parang all meta, laging uso si ES. Kasi iba talagang utility na binibigay ng Fissure eh, kahit kailan talaga. Ang ganda nung ano niya, 8B. Uy! Nilabas pa namin si Weeds Doctor! I was wrong! This would be the hero for Nico AU, ang kanyang Weeds Doctor. Nito. Sa bantalang Luna,
owing it to the new buff sa kanyang Aghanim Scepter, I guess, yun yung utilize dito, ng Energy Pacemaker. So, ito na po mga kaibigan, EPG of China versus, pwede ka mong salita. Versus the TNC Dota 2. Nang, anong bansa kaya yun? Nang Philippines. Kaling. Kalahin mo yun, nalaman ko yun. Alam mo yun. Pero ito, at Eliza pa, shout out naman kay Judith April. Hello po kay mommy, mother daw niya. Katabi niya nanonood. Ako, okay, hello sa inyo. Hello po sa inyo. Kami po yung naglalaro lamang ng Dota. Okay. Mabait po kami. Mabait po kami naglalaro. Oo nga pala. Hanggang ngayon, uso pa yun. May nabasa ko kanina yun. Natabunan na lang ngayon. At tinatanong, Boss Denki, bakit ba ang dami nyo dyan? Magkano ba ang sweldo nyo na caster? Sinabi ko na yan dati pa. Hindi ko pwedeng sabihin, guys. Kasi baka hindi na kayo mga mag-aral. Oh. O sabihin nyo. Baka mag-casting na lang kayo. O sabihin nyo, ma, di na ako mag-nursing. Kasi mas malaki sweldo ng caster. Wag, guys. Wag. Gusto namin matapos yung pag-aaral ninyo. Oo. Diba? Tsaka baka umasa kayo sa wala eh. Diba? Makabag-aaral kayo ng doktor tapos ma-realize nyo kasi kapareho lang pala namin ng sweldo yung doktor. Diba? Baka di na kayo mga ano, diba? Masisira na kayo mag-doktor. Oo. Masisira yung mga pangarap ng mga parents ninyo. And it's a very risky ano job. Itong ganito. Itong pagkakas. Diba? Adami mong sinuko. Siguro siya na sa wala. Oo. Adami. Hindi. Saka, syempre, kailangan, kagaya nga ng mga Twitch chat, handa ka dapat tanggapin kung anong sasabihin nila. Kasi, nasa internet sila eh. Hindi ka naman, hindi ka dapat nagpapa-affect. Kaya, pero ang kalamangan natin, Alayla. Nandito tayo sa, kung ano man yung kinakasuyan natin sa buhay and profession natin, nandito tayo ngayon. Oo nga. Doing what we want. Yo, bayad tayo. So, kaya na sabihin nila, bayad. Bayad lang yun. May pangkain tayo. So, anyway, a little bit of a banter dito. Sinasabi nila, good luck, good luck. And, pakilala ko lang muna siguro mula sa Energy Pacemaker. Itong si, oy, pa-click boy. Si paring 2, Swanson. Pero si Tidehunter. Tidehunter ka na lang, malaki ka na. Oo, malaki ka na. Ayan, si IT naman po, it. LT or? No, LT siguro yan. Lord na Tolentino, as Lina. Itong si Fan. Electric Fan. Si Luna, Lina, Luna sila dito. At matandang manok. Oo, si Old Chicken. Beastmaster. Kalaban nila dito si Paper Chicken, ha? So, may Old Chicken sila dito as, nasan ka na? As Beastmaster at si Le. Kayo na may Le. LT. Fan. Electric Fan. Baka may group sila. Electric Fan. May hidden message pala. Tapos ito ata, baka ito may, ano to, standard mga ganun. Tapos nilalaman ang hindi. Pero yun nga, sasabi ko nga, Le as Ruby. Sa kabilang side ng mga pamakabin, kita naman natin mga trophies natin from TNC. We have AU. So, wait naman, lang daw, wait. Kamay na naman ako, okay, Alayza. Pero sige, pakilala natin. From TNC, we have AU as Phoenix. Para naman sa Phantom Lancer natin is si Teehee. Eh, kanina si Noji yung Phantom Lancer, no? Mm-hmm. No, diba? Dapat yung sync yun. Ito, si Spirit Breaker naman is si Noji ngayon. At si Witch Doctor is si Seven. At si Samhin to. Ang gyrocopter. Okay. So una, first things first, na nakita natin si AU, iniwan niya ang kanyang Witch Doctor. Sabi niya, malaki ka na. Hindi ka namin gagamitin. May churches yung nangyari. Mami, tumatapos may malayo mga kami. Ito na po, tapos siya sa finish line. Ang finish line ay si Eliza Taylor. Hindi, tumigil. Hindi ka na. Para ako nung ano. Ano tawag yun sa mga video karera? Alam mo mga meron ng 4, 5, 6, 7, 8, walang nangyari ito mga meron, kakatrasan ng pulito. Oy, nice one. Pero good box out mula sa Energy Pacemaker dito. Actually creating ano lots of space para kay Chow Yun Fan. Chow Yun. Hindi ko alam, kay Fan. Baka sabihin nila, racist tayo. Ano? Kay Fan, parang makapag-farm dito. Tingnan mo, walang nagawa eh. TNC is actually out of the proximity for XP nor gold. Ayan sila ko. Not even trying. Itong Energy Pacemaker, mga kaibigan, samantalang sino may mabaka, musta naman ang buhay. Nito ni Two Shots. 1, 2, sabi, may nabasa ko 1, 2, 3 daw yung name eh. Pero simula naman ng pangalan niya is something 2. So 2 na lang. Yun na lang, si 2. Hindi, si Tide. Si Tide na lang, si Tide. Pero magsusabihin siya si Fong Fong Sun Siong Si. Chua Chu. Old Chicken. Ganda nung, minsan na-allude din talaga ako sa mga Steam name ng mga players eh, no? Kagaya nung sarang tayo, Easy Taylor got this. Kaya pag sobrang ano, pabigat ako sa ano sa game kunwari, minsan butaw ako. Ikaw, papalitan ko yung pangalan ko, nakakahiya naman eh. Easy Taylor got this pa naman. Sige, ikaw yung tao. Oo, ako yung butaw. Marami ko nakita mga sobrang nakakatawa mga pangalan. Pinaka-memorable para sa akin yung pangalan na ito yung pinaka-nakakatawa, yung I can't wear that, I'm a boy.
Bakit? Hindi, maging creative ka. Imagine mo, diba? I can't wear that. I'm a boy. Tapos, yung pinaka naman, pinaka, ano sa akin, pinaka astig, yung Pony Slay Station. Ano, ano? Pony Slay Station. Pinagbaliktad lang niya yung letters. Pony. Oh! Sobrang, ano, diba? Ang witty. Mind! Oh, mind freaking blown. Ano, mind Pony blown. Pony Slay Station. Sony PlayStation. Sony PlayStation. Pony Slay Station. Sobrang angas. Marami nakokopya niya, no? Anyway, okay lang naman kasi nakita ko lang naman siya dati. Yan. Pero ang angas naga, Pony Slay Station, promise. Tapos yun nga yung I can't wear that, I'm a boy. Ano yung pinaka-nakakatawa nakita mong pangalan? Ako, ano, teka lang, alahanin ko. Racist ba yan? Mura ba hindi, yan? Hindi. Kalimutan ko na eh. Secret na lang. Secret na lang natin. Oh. So for mga kaibigan, wala pa nangyayari kaguluhan dito. I'm looking towards ano eh, towards EP getting the first move. They have the advantage. They have the nukes on their side. TNC, meron silang ano, meron nga silang shake pero wala silang pang vape dito. So it's a little bit scary para mag-charge na lang ng basta-basta. Ang thenet.com, it's a very hard hard-pressed game para sa parehong teams. Ang hindi na natin dito makapag level 6 siguro si Luna, that would dictate the pace hindi of the game. Hindi mo yung go. Guys, kay no. May missile mga kaibigan, humumissile. Ito naman po ang hotdog ni Aljo na walang design. Tatama ba ito? Tingnan po po. Boom. Nice one. Pero wala lang. Cute. Yan. Ang ganda ng baboy. Hindi naman sa laki na Tidehunter. Wala eh. Walang epekto eh. Kaya nga eh. Medyo makulat-kulat early game naman dito. Eh. Mm-hmm, sa bagay. Hindi pa wala pang damage yung ano. I think level 2 pa lang. Oh. Level 2 pa lang yung hotdog ni Aljo dito. So nothing strange happening. I'm actually waiting for some creative things. Ano ba? May mag-i-stack ba dito? Pero wala. Mga kaibigan, this would be a very safe game for both teams. Alam nila na medyo a lot is at stake eh. Whoever wins would have the chance to actually play on the group stage mamaya, bukas yun. Kaya malamang naman, syempre, gusto nila dati lahat dito makapasok man lang yun. Ang hirap talaga. Kung sakasakali. Oops, wala. No G dito. Chill. Naagaw nila yan, pero okay lang kasi ito yung paboritong spot ng mga ano, ito, tambayan spot yan. Kapag nagpo-pull kasi dito yung mga kalaban. Mm. Makakaagaw ka ng XP pag andyan ka. So, kaya nag-hangout dyan si Lina. Kahit sabi kaya pala dyan siya tumatambay. Baka sabihin mo kasi, nababasa palda niya, pero ganun talaga. Boy, mga may stand kami ngayon, tanamaan sila. All chicken dito, wala rin gagawin. Tinamaan siya double time, pero still, sabi ko nga sa inyo, wala pa masyadong deeps. Ang mga kuya natin, Noji, in the defensive Lucent Beam. Isa pang spotlight boy, 4 seconds to go. 3, 2, 1, but he's gonna stop. Wala pa rin gulong nangyayari. First blood mga kaibigan, still nada para sa parehong teams. Mahilap pa din, mahilap. Uy! Oh, all chicken mga kaibigan, nasa peligro dito. Niya. Pero mukhang malabo naman. Malabo din, haras lang yan, nangasar lang. Pangasar-asar lang yan. Pero kung nag-overcommit dito si T, isang lifter rino, master rino lang siya dyan. Oo, patay siya doon. Pero, uy! No G. No G. Naku po, no G. 140 HP. Literally no G. G. No G. Oo, atras ka muna boy. Mayroon siyang salve. I bet. Walang salve! First time umuwi mga kaibigan! At dahil umuwi siya, hindi ko nakita kung paano pinatay ni Old Chicken, si Tihi dito, 7, medyo late sa akto. Oo nga, nahuli sa pagdating doon. Ang naantay ko dito, gusto kong abangan yung kung paano yung clash nila dito eh. Gusto ko makita yung napakasakit na ano ward ng witch doctor. Witch doctor. Pero problema doon, placement wise, may hirapan sila versus any major pacemaker. Meron silang Tidehunter, meron silang Beastmaster. Meron silang nakaw ng skill, so the lockdown is in favor of ano of EPG. Now, si Rubik, kinuha yung... Ay, binaldantayan lang niya yung haste rune doon. Okay, may touch ito. All chicken mabi. Uy, denied nila! Oh, nice one. Easy cut. So, yun yung si Mr. Shake. Walang Shake. And ang nag-bake itong dalawa, si Tihi at saka si Seven. Walang spotter, pero still, it's good for them. Anyway, si Tsing Chong ang nandito mga kaibigan. Ako po, matamaan ba? Lag daw? Wala akong drops. Salve would be pop. Le and LT dito naka-abangers. Still nothing may charge para kay Bifan. To Miguel. Uy, going back si Noji. Balik-balik tayo. Bukan... Ayaw niya. Mali. Nasa mali daw siya.
Pero wala eh. Wala. Yun na naman. The score is still 1-1. Mamayang 7:30 dito sa oras. Titingnan ko yung goal graph. Kung may significant change. Kasi so far, so good mga kaibigan. Rotations coming in from both Energy Pacemaker and TNC. Wala pa rin clash na nagagana. Pero ang ganda ng analysis mo dun, Eliza, yung kapag nagkaroon ng clash, mamaya, malalaman kung sino yung pinakamagandang bumato ng skill. Oo. Di ba nga, gaya nga ng sabi mo, mahihirapan sila kung paano i-placement, di ba? Okay. Dahil nga sa mga instances, yung mga gamit nilang hero. Pero ito, ganda ng pasok nila doon. Kaya nga, TNC Sam H, mga kaibigan, dahil alam niyang meron siyang ulti, lamang siya, pero sumigaw na kanina kung ganda, with all chicken dito. Stand up, he might die. Nilip mga beer, chokes lang connecting, pero nakapag-split. Just in the nick of time. Wow! All chicken, hinahawal siya ng mga katoto niya. Patay niya pa to. Tihi mga may 2 seconds to go before he can throw another Spirit Lance in his da. Pero nasa si ano nito, Noji, on point right now, one more hit, and he's down. Si Legos may gawin dito, pero meron na siyang ulti. Nice one! Double kill for Noji! That, anticipation from TNC. Yun ang hindi mo makukuha kahit saan. Hindi nabibili yun, boy. Grabe yun. Kampante mode from Energy Pacemaker, they thought they had the game because they have the vision. Pero problema, hindi na na-anticipate na may charge na nakaabang. Tapos, nabuhay dahil dun sa mahiwagang doppelganger. Yappy! At ngayon... Pero tignan natin yung sinasabi natin significant changes sa gold. Oh, since meron nga nagkaroon ng konting labanan. Ayun, 1.5 ang mga kaibigan in favor of TNC. Bigla bumagsak ang ekonomiya ng China dito. Samantala may charge! Tipi ka pa, sir! Saan ka pupunta, sir? Naku, sir! Habang din nalang nag-ulti! Uy, tama yun. Napakaganda ng pinapakita ng TNC dito sa game na to. Sa early game natin ngayon. Kahit walang bake, may shake. Shake. Yan ang ano dito. Spearbaker mga kaibigan, wala tayong pakialam. Kahit wala yung kanyang kapartner, kumbaga para siya si Strider na walang Dr. Doom. Sabi niya, ano naman ngayon, malaki na ako. Kaya ko na yun mag-isa. At ngayon, imminent push coming up from TNC. Finally, we're seeing some action. Oy! Ravage! Wala lang! Casual Ravage pala dito kay Savage. He's gonna die. Meron yung Death Ward. Oh! Si Lick! Walang ginagawa! Makapatay pa ata! Double Death Ward! Kaipan si LT! Double kill for 7! Kapalit dun yung buhay ni Savage, but who really cares? Grabe. Yun yung sinasabi ko sa'yo, Boss Denki. Yan yung inaantay ko eh. Napakaganda nung placement niya dun nung Death Ward niya na tinatawag nga. Double kill siya doon. Kaya nga kati death ward yun eh, no? Kati, sobrang kati. Kapag nilapag, may mamamatay. Ayun ba, pwede mapigilan? Pwede mapigilan. I-stun mo si Witch Doctor. Pero sabi ko nga sa inyo, placement is all that's important. Alam niya, walang ravage. Alam niya, wala ng lift. Ginamit na niya yung death ward. Kasi yun parang... Yun lang. Masyado silang... OE naman ngayon. Naka-overextend doon. Nalibang. Naaliw sila. Oops. Ano to? Phoenix delay. Phoenix out. Yun na. Easy Icarus Temple. Pero anyway, si Fan, napatay pa rin niya si Witch Doctor dito. But it's okay, it's alright. May Homo Missile, it will be destroyed, of course. And easy, 25 gold yun. Hindi na nakita kanina yung pagpatay ni Tihi sa main mid. Hindi ko nakita kung si Bismarck ang sinolo kill niya doon. Anong item niya? Wala pa. Uy! Orb of Venom. Aba, very, ano to, very strange. Pero I think this is worthwhile. Nakakuha ba ng ilo yung ano, Orb of Venom? So siya yun, para sa kanya talaga. Lalapit talaga siya, hindi yung pangharas lang mismo ng ano. Pero anyway, mga Mendoji na naman, kita naman tatarget yun. Tumacharge ang kuya mo! Oh, LP! Tumigil mga kami, natamaan ang baboy. Sabi niya, gusto ko ng baboy! Oy! Gumawa na agad ang siluna dito, pero still the damage from both Death Ward! And that wonderful countdown killing two, nakapalit din ang dalawang ano, energy pacemaker. Tatlo pa! But the difference is Noji. Oy! 7, nasa ng stun. Yung tumama, pero si LT ang gusto niya mapatay. Noji, iba ang target. Tinatamaan siya ng baboy dito. Boy, ba gaming? Respect the board! Hindi! Sabi niya, nopey pa nopey, I'm gonna get the heck out of here. Ayoko na. Oh. Back na lang ako. Diba? Nagkaroon siya yung may backpack, ay may jetpack na tao. I'm out of here. And by the way, 7 dito, tried to kill LT, pero kulang ang kanyang DPS. Pero still, nice ano dito, nice performance from TNC. Look at this mga kaibigan, kanina medyo na first blood sila eh. Pero sabi ni Tihi, okay lang yan, ako ang lalamang sa net worth. At 4.1k, siya ang umaano dito. Ayan, easy lang kayo guys, sila naman yung mga nasa chat, sinasabi nila o intro daw. Hindi yan, tiwala din lang pag may time. Pero again, we can never count out Energy Pacemaker. They have Luna, di ba? Nakita ka na ba ng Luna sa... Oo naman. Usual naman siyang ginagamit. So alam mo yung ulti niya na spotlight. Ayun.
pag natamaan ka, medyo masakit ng konti. Tsaka tinamaan siya ng mundo. Kasi may charge na naman po. Ayan, pag may nakita kong drawing ng sungay, pag may sojak sign ka na nakita, alam mo na kaagad. Habang yun, tuturut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 
Pero I think it was very smart for TNC to stop that one. Hindi kasi alam niyo ba, ano lang siya, isang ano lang siya, happy birthday Nova, nice Ravage, pero tinamaan na isama mamay din si Phoenix dito. Boom! Na out position ang TNC thanks to those ults from Energy Pacemaker. Pero kung ano, sa dati nyo lang yan. Eh, kuro... Patay pa yung luna kagad. Hindi, yung ano eh, meron kasing Lucent Beam eh, yung tinatakot siya eh. Pagkakita niya na meron nakitipi dito, tapos luna yung punter niya, yung nakapoise. Pinis na niya na isang Lucent Beam lang siya. So might as well run away. Dire's bottom tower hopes for aid. Radiant's top tower has shattered. So anyway dito, AU, ano gagawin mo? Wala lang, nanakaw po ang supernova dito. Nice steal from Ruby. Pwede siya maging bilog mamaya-maya, pero natamaan siya ng... Ayun na! Supernova will be used evading that Colta. Pero remember, wala siyang ibang kakampi doon. Kinain niya. O, ang galit. Ay, grabe! Laser? What a burst! May laser na mga kaibigan. Ito ang isda. Patay kagad ang tulingan. No, G dito. May... Dahil hindi. Ay, akala ko makakataka siya. Natamaan pa siya ni Andy dito. Maxi na ulam. Pero may homo missile. Boom, Vanes! Ay, sayang. Sayang. Pero jackpot siya yun kasi 500 yun at level 4. Level 4 yun. Muntik na eh. Oy, Laguna Bay. Uy! Buhay pa ito si Steven. Salamat sa kanyang sustain. At meron siya dito ang casual cloak. Magic resistance to boy. Kaya sabi niya, eh, I'm safe. Oo. Yeah. Naka-hood ako ngayon. Medyo gangster. Pero ngayon, ang nakatotong kasi nanakaw nga ni Rubik yung supernova. Pero hindi pa rin nag-play effective. Siguro. P. Siguro kasi ang problema for ano, for Energy Pacemaker on that engagement is, meron nga silang magandang ulti na nanakaw. Ang problema, sila yung walang ulti. Kung merong Ravage nun. Lahat sila, no? Oo. Sobrang hindi happy birthday. Hindi na sila nakagalaw dun. Eh, wala eh. Namatay si Rubik, si Tulingan na ano, na ulam. Yeah, easy cut ka para sa TNC. And now, the score is 10 to 14. Let me look at the goal graph real quick. Still rising up. So, hindi pa ngayon kumbaga pihadong panalo ang TNC. This is very different from what we see nung mga nakaraang games ng TNC na talagang medyo landslide victory. Anyway, medyo siya ako nakikita ko punta kay Beastmaster. All chicken, tinanggap ang kapalaran. Wala pa alam. Happy birthday para sa'yo. Oo, naka-happy na siya eh. Naka-Jose Rizal eh. Tumalikod na lang. Isnabero mga kaibigan. But he's still gonna die. Wala tayong magagawa dyan. Dalawang ulti ba naman? Uy! Charge pa para lang sa baboy. Galit. Si Kuya, ano mo? Kuya Noji mo. Uy, this is very weird. Mech first item instead of Blink Dagger. So, Energy Pacemaker, medyo respect Dotto siguro. Kailangan nila ng ano eh. Kailangan nila ng mas mataap, mas madaming sustain. Kaysa mauna sila sa engagements. Eh, oo nga, sabagay. Kasi hindi naman nila kayang i-burst out ang kapuna ng TNC. Owing the fact na merong Spirit Maker. So, laging mauuna. Kumbaga, parang sinabi na ng EP na, sabi ng EPG, eh, may Spirit Maker sila. So, kahit anong mangyari, ma-outpace kami. Yun. So, ngayon na lang dito, may sustain sila para kayo pa na ma-zone out nila yung thenet.com. At ngayon, yun ang pinaka-challenge ng TNC. Mahuli ba nila ang EP na magbitaw ng mga skill tapos sila ang mabubuhay? Yung kanina maganda eh, kasi no Ravage, no Roar, ay yung kanina yung dito yung ginawa ni Seven. Oo, nakita ko. Yung death ward niya. Walang Ravage, walang lift. So sabi niya, okay, time to plant. So yun, wala nga nga. Hindi, walang makakastand sa akin, double kill saloy. Oh, tuloy sila. Sobrang easy. Eh ano pa yun, may Hiroshima Nagasaki, so the slows are real. Now's the time for TNC to actually master their strength and actually go for the smoke. Pero tingnan natin, Roshan ang gusto ng plano dito ng ano ng Energy Pacemaker, they're assembling dito sa may Rosh natin. Oo. Ito yung tinatawag natin Battle of Thermopylae kasi yung nangyari sa 300, ito yung choke point na medyo excited tayong makita kung mangyayari naman yun. Pero yun nga lang, Centaur na lift. So alam nila na may target dito, si Panchi na charge na naman po, yun na naman ang markang demonyo. Uy! Noji! Pumasok gulo! Uy! Pumasok! No, ang ganda naman! Naipit si Fan, pero hindi! Noji, mga kaibigan, in-open ang sarili! Pwede niya yung in-ulti, hindi makakalabas siya ni. Pero okay lang mga kaibigan, the burst damage.
from TNC is actually enough. Killing Le. Si Old Chicken, hinahabol pa rin ni Seven Old dito. Nabayaan niya. Patay na rin. Patay. Si 2D si Tumay, may gumamit ang graphics. Luto na naman ang tulingan mo, sir. Ako po, may ulo na namang bago ang TNC. Pero ito gumagawa si LD. Tingnan natin kung gumagawa ni Lorna Tolentino. Ito mukhang wala na. Lorna Tolentino on the move. Ito na. Tumitipin na. Tumitipin na. Namatay pa rin. From T. At Mosiko Kamot. Hinahabol na dito si ano ah. Si Tyne. Walang mana to use his mech. TPing out, pero mukhang nabuking siya. Wala. Sayang. Kung sumusunod si Seven ng konti, pero wala din siyang mana for us tali. So I guess, okay it's an inevitable run. It's mga kwasi na to. But still, sila pa rin yung lamang sa clash na nangyari na yun eh. Diba, tatlo yung napatay nila, diba? Kaya, at least kayo. So, worst naman yun. Kahit hindi na nila habulin or whatsoever. Ah, sa'yo yan. Ah, okay. Ah, yun pala yun. Narinig ko. Nagulat ako. ganun yung tunog eh. So anyway, Roshan is still up. Meron pa siyang alaga dito ng ano, Fox Spirit. Yan ang ilang tays yan. So nagtatanong triple tie ba? Yes, it's a triple tie. And ngayon, this is the last match. Tama ba? Oo, ito yung para malaman kung sino talaga yung mag-move. Meron pa tayong dalawang matches for TNC. Kasi, syempre, tiebreaker nga yun. Tatlo lang naman sila sa grupo. Oo nga. So parang restart lang, restart Dotto, all over again. May charge? Hindi, joke lang. Ay, hindi charge yun. He's going in for a blade mail. Some H, Beso lang, in a, ay Beso, Domi and a BKB para sa kanya. Nico AU dito. Wow, Hand of Midas, very strange. What is he going for? Medyo all over the place yung kanyang build eh, kasi meron siyang Trunks tapos Sage Mask. Probably a medallion, casual medallion para sa kanya. Tihi naman na buhay yung gusto niyo makuha. Diffusal Blade, casual rate band kasi may masquerade party. Tapos Yasha, kasi nangangari yung kanyang kabilang kamay. Orb of Venom dito yung medyo what? WTF eh, diba? Bakit naman? Baka mag-scuddy siya. Bakit mo naman nasabi na WTF? Usually kasi ang PN nagtitipid ng pera yan. Hindi siya gumagastos sa mga hindi siya yung parang mga random-random. Oo. Kasi ang goal nga niya makakuha agad ng diffusal tapos go to town. Yun yung term ko eh, diffusal then go to town. Ngayon, sabi niya, "The Orb of Venom, favorite item 2015." Ako, feeling ko kasi maganda rin yung slow factor niya. That's 12% slow pag melee ka. Eh, makatiling yun boy. 10% ka, makati 12% pa. Diba? And not to mention, meron pa siyang Spirit Lance. Kaya kahit pa paano, meron siyang utility na nagagamit. And of course, nga pala nakalimutan ko, nabuff nga pala to. Lethal na po ang damage ng poison. So yung 3 ticks na yan ng per second ng Orb of Venom is now lethal damage. So at least meron siyang parang assurance skill. Ah, that's why kaya pala kanina hindi na sinubukan habulin. Oh. Kasi kaya parang di ba pag natuwaan niya eh. Unti-unti na lang kasi yung life eh. So kaya kakayanin na pala ng Orb of Venom yun. Orb of Venom, yeah. Ayan. Ano gagawin dito? Tidehunter? Wala pa rin Blink Dagger pero meron siyang body dito. So all sustain. For Energy Pacemaker, how is Rubik doing? Tranquil Boots and Urn of Shadows. First up is the name of the game para kay Rubik dito. All Chicken, Necronomicon, Book 1 pa lang. Wala pa siyang upgrades dito. And ito na, Book 2 coming up next. Kukunin niya to kasi, ano to eh? Ano pa lang siya? Prisoner of Azkaban pa lang gusto niyo masahin dito. Pero mami na mga kaibigan, tingnan natin. Oops. Ano, Divergent. Tapos, ano yung susunod ng book na Divergent? Insurgent. Yeah, wala pa siya nung... Nice scam na Insurgent eh. Bumili ka ba? Kasi, ano, we're supposed to watch Insurgent, pero hindi natuloy. Ikaw ano lang nangyari? nagka-bosetan. Pero anyway, mga kaibigan, huwag kayo tuwan tukol dyan. The score is 11 to 19. Energy Pacemaker, mga kaibigan, kahit pa paano, anong magsabi kong behind sila. Oh, laki ng damage ng hotdog, sir. Sakit na nun, ha? Halos kalahating HP kagad ang nakana dito kay Old Chicken. Sabi mo 500, diba? Oh, 500. And level 4. Eh, yung buhay niya 1,000. So, isipin mo kung dalawang maanoan lang siya, hindi sa... Sabi na natin, after magic resistance, kasi lahat ng heroes may innate 25% magic res. So, sabi na natin ang damage niya is 475. 460. Yan. So, 460 yun. Kahit na sabihin mo 460 lang yun, medyo pihadong jaypots. Sakit pa din yun. Dalawang homo. Lalo na kung kunwari, ganyan buhay mo, 500 na lang, diba? O yun daw susunod, detergent daw. Detergent na daw susunod, oh, after insurgent. Ariel na ba yan? Ang bida si Ariel. 750 na. Kaya 750 na lang. Yung talagang Ariel 750 na yan, sobrang nahuli ako sa sirkulasyon. Hindi ko nag-gets yun. Yung tayo ginawa sa isuwa.
Oh, yun nga, yun, pakita mo pinost mo yung Tide naging sa East, walang pumansin kasi wala silang team song. Eh, yung surf nga, may pretext pa eh. Wala rin pumansin. Oo nga. Yun yung bigo mo gets eh. Pupunta ko sa Cebuana, pare ko yan yung pretext. Siyempre, para free ad na rin yun eh, for Cebuana Nubia. So anyway, ano nangyari to? Le, still no items, kumusta si Fan? BKB Rush, this is good. This is good for ano, for energy pacemaker. Ang problema nga lang, they need to watch out for Spirit Breaker kasi lahat ng skill niya tumatagos sa BKB. Ito, ito, really? Ito. Oh, bastos yan. Bastos. Tosbas. Spirit Breaker, mga kaibigan, walang pakialam sa bintong umiikot-ikot sa paligid mo. Lulusot yan lahat. Ito lang ata di lumulusot sa BKB eh. Kasi malamang aura. Sa allies lang yan eh. Kaya nilang umulusot. Pero lahat ng skill niya tumatagos sa BKB. I think, yung ganun. Ay hindi, ito palang charge, hindi tumatagos. Pero alam ko kapag na-charge ka na, tas kahit mag-BKB ka, mababangga ka pa rin dahil sa Greater Bash. So, yun yung mga kaibigan, towers. Push na lang daw. Samantalang ito, Energy Pacemaker actually TPing out. Ay hindi, TPing to save the tower. Bala, mali ako. Akala ko, nakita ko, si, nakita ko yung mukha ni Anita yung hindi pa. Okay, wala po akong ginagawa kay Eliza, guys, ha? Hindi po ako yun. Hindi po si Eliza yun. Si Charisma. Ay, baka sabihin nila. Oh, anyway, noche mga kaibigan, nagkakapitid sa may gilid. Oops, oops, bago isip. Hello? Hello? Some age, BKB is already up and running. 7, Glimmer Cape. Wow, uy, medyo hip-hop. Ano to? Defensive Shadow Blade. Pag nag-invis ka, imbis na yung... Basta, yung bigyan ng Shadow Blade, magkakaroon ka ng 66% magic resistance. So, all, more than half na magic resistance habang invisible ka. Nung, eto guys, nung beta pa lang, matagal na kasi yung Glimmer Cape na iniintroduce ni Ice Frog eh. Dota 1 pa lang. So, di namin alam, sinasabi namin, pinag-usapan namin, anong kwento ng Glimmer Cape? Pang ano mo? Pang tanke mo ng black hole? Pang tanke mo ng epicenter? Parang ganun. Kasi, wala eh. Ang labo eh. Invis tapos magic res. Labo, di ba? Pero ito, nakikita ko parang yung quality niya kasi hindi lang naman ginagamit yung invis para lang sa magic rest. Hindi lang naman ginagamit yung magic rest para mag-invis. Kumbaga, may sarili siyang utility, especially for Witch Doctor, para nga magamit lang yung Death Ward. Hindi naman niya kasi kailangan ng damage eh, from Shadow Blade. Yung Shadow Blade kasi damage eh, di ba? So might as well go for a more defensive approach. So same deal, nagiging invis ka, pero this time around, depensa. Di ba? Kasi yung gagawin niya dito mamaya, ano eh, Eliza. Pagkagamit siya ng Death Ward, mag-i-invis siya. So, nakatayo yung Death Ward, tapos hindi mo ikita kung nasa. Oo, hindi mo siya ma... like, mag-stop. Or, pero ravage mga kaibigan, on 3! Catching Sam Hinto! 7 might be in danger right now. Naku po, nagbilog ka pa po yung Phoenix Sun! Hindi makakapasok sa playoffs! Nauubos silang tatlo. Oo. So, nice catch from Energy Pacemaker mga kaibigan. That's the power of Blink. Para kay Tidehunter. And of course, the scouting tool from Energy Pacemaker, salamat sa map hook nito ni ano Beastmaster. And now Roshan is up in their hands. Who would pick it up? Si Luna, of course, na merong blocking bar, casual Yasha, at saka Morbid Mask. Galing. Ayan. Sabi ni ano dito ni Noob, go Noob got talent, dapat SNY na lang, walang gagawin sa SS ni Beastmaster yan. Alin, sino bang SNY? Hindi ko alam eh. Sino ba? Ito? Si PL ba? O si Gyro ba? Baka si Gyro gusto nilang sabihin na dapat mag-SNY na lang. So bagay, pwede naman. Yan, pinag-uusapan nila kanina yung laro ng Mineski na sabi ko nga, sobrang kanga ako kasi it's very different from the Mineski that we know. Yung sobrang dabay-dabay, bida-bida Dotto. Sobrang nag- Bida-bida Dotto. Kaya nga na ganun siya, nag-play safe Dotto, that's the first na nakakita ko na yung Mineski, nakakita ng hero, hindi nila pinansin. At si Kuku, beyond godlike, aakit na lang siya dito to kill the two remaining hero. Sabi niya, nope, magpupush ako, sabi ni Ord by Orders from Jesse Bash. Hindi, pag in-game si Owa na po. Si Owa? So, grabe. Si Owa, in-game captain. So, galing kay Owa yung order na yun na, Ma'am, soy, Kuku, umusundan yan. Masyado ka masaya. Kasi seryoso, di ba? Nakita mo yun dito, walang buhay eh, yung dalawa. Pero they opted to go for the push instead of yung usual nila ginagawa. Pero which nice! Which is the right decision. Ito, one down from PNC.
nakakahuli naman po dito. Supernova na naman po. Oo, pero luto pa agad ang ano dito? Energy Pacemaker fan using his BKB. Pero Death Ward is the big problem here. BKBs would be triggered. Apat ang patay. Lima na ata. Mag-aanim pa pag namatay nila ulit dito si Luna. Walang man, walang ulti siya dito. Fan might be in danger. Goodbye, fan. Matitira ka. The problem with Energy Pacemaker that engagement, una, nahuli nila sana si Noji. Kasi meron silang may sentry sila dito. Ang problema, nakapagbitaw ng ano, ng ulo. Uy, salamat silang drawing. Ako ba yung drawing na? Oo, ikaw. Ako ba? Nakalimutan ko. Grabe ka! Fall down! Tapos, yung Death Ward, hindi napansin. Hindi nagbitaw itong si paring Tu Ching-Chong Ching-Chong ng kanyang ano, ng kanyang Ravage. Oo, nakalimutan niya. Sabi niya, ay, may skill pala ako, sir. Pero wala. Ganun talaga ang buhay, mga kaibigan. Scores ng 16 to 23, lamang ng mat. Uy, 7. Lamang ng 7 ang TNC. TNC. Ganun ko, best in best of mat ako eh. Most mat. Most mat. Ayan. Sa network naman natin, muti ka na mag-neutral dance kanina, Aliza, pero bumaba tayo ng 2.5K. Tingnan natin yung ano, XP gap. Anong tingin mo dyan? Tumaas. Oo, pero bumaba din ulit. Medyo tayo sa may undock, sa may... Pumantay lang. Nag-level down. Nag-drawing lang ng 8DD. Nag-drawing ng chocolate hill. So, giting Mariana Strange kanina. Pero from there, di ba? Yung parang umakyat sila eh. Kaya nga. So, Energy Pacemaker, mga kaibigan, pumupulso ng konti kanina. Pero after that one, eh, pababa na naman po ulit. Papunta na naman ng Pilipinas mula China ang experience. At ngayon, anong dapat gawin ng TNC? Well, they're farming. So, okay naman sila siguro. They're doing okay. Oo. At binuha na they're po. They're not doing bad. Kaya nga, binuha na ni AU yung ano, Panangga ni Leona. Ang Solar Crest. Ayun, di ba? Iron Solari. Pinag-aawayan pa rin nila na wala na daw si Jay Samineski. Explain, Boss Denki. Ayan, ganito kasi yan. Wow. Paulit-ulit na lang po tayo at uli na pong sasabihin to. Ganito lang kasi isipin nyo guys, hindi umalis si Bimbo, hindi umalis si Jay. 7-man lineup ngayon ng Mineski kasi yun yung future. You know, ito na. Anyway, oli, AU mga kaibigan, nasa mali. Oy, may call down dito mga kaibigan, but it won't be enough. No, Jibit, getting caught unaware. Naku po, this would, that's what's a disaster. Siguro, nakalimutan ni... Which doctor trying to go out? Tingnan natin mga kataka siya ng binasa. Nag-guard down muna para meron siyang huling habilin. Binasa ng konti mga kaibigan para bagong ligo itong si paring 7. Uy! 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 Sabi niya, Phoenix din ako! Boy, sir! Phoenix din ako! Iikutan kita! Oo, nag-chewibo daw dito si paring Rubik flexing his muscle. Grabe yun na, nakita ko. Ngayon ko lang nakita lumipad si... Ngayon ko lang nakita lumipad si Rubik. Ayan, pero may kita, madadalas pa yan. Nanakaw dito ni ano ni Rubik yung paralyzing cast nito ni Witch Doctor, so medyo surat sila. Pero hindi na, makakatakas ba? Hindi! Tinamahan pa rin ako po si Fan, nasa Delicates! Uy, paalam! Mula kaysa minus mahabol. Pinahabol pa rin nila si Rubik. Goodbye, Philippines! Maganda na pagkakamot ng Diffuser. Merong Ravish dito si ano si Tu Ching-Chong, pwede niya ginamit. Merong Homo Missile, targeting itong si Tu Ching-Chong ni Pnambong. Oy, where are you going? Move pa this. Wala masyadong damage. But anyway, yung masinasabi ko kanina, 7-man line na po ngayon ng Mineski. Wala namang inaalis kung sino lang yung pinaka-active sila yung naglalaro ngayon. At sa term nga ni, ano, sa term ni Jules, kung sino daw yung pinakagusto. Siguro, ano eh, yung may konting landi yun yung term na. Kung sino yung may gusto ngayon, kaya daw sila daw yung naglaro. Hindi naman ibig sabihin na ayaw ni Bimbo. Meron lang talaga siya pinagdadaanan. And let's leave it at siguro, that. Malay mo, ramdam niya na wala talaga siya sa laro, di ba? May mga ganyan kasi player eh. Kaya, na minsan wala talaga sa laro. Yung bigay ko example sa inyo si Kurt Cobain. Na may minsan talaga, akala mo okay sila pero hindi pala. And anyway, tihi dito mga kaibigan, trabaho daw muna. Yun ang may yun ang binayaran sa kanya, mag-push. And he did what he's told. So far, the push is being controlled by TNC. Bukas na po ang gate 1 ng Chinese embassy dito. Let's see kung ano gabi ng TNC. They have the pushing prowess. They have the pressure para sa energy pacemaker. Ang kalamangan lang ng EP dito is if they got the better positioning. Never disrespect Ravage. Nakita na ni Aliza yan kanina kung gaano kalupit. Drog ang pangarap ng TNC kanina nung sinalo nila yung galit ng Ravage dito yun. Diba? Tatlo yun eh. Sinalo niya yung mga tentacles. Oo nga eh.
dito ni ano. So ito mga kaibigan, Tidehunter dito, konting panood pa ng mga palabas sa Japan para matumama lahat ng tentacles mo. Pwede natin. Manami pa naman pwedeng gawin. Oops, hindi pala. Akala ko nag-charge eh. Tumigil pala. Lagi abangan lang natin to si ano. Uy, may pause. Ano kaya to? Pag magkakintuan. CR. Hindi, hindi, hindi. CR sila. Siyempre, may break-break din, di ba? Si 7 daw, CR. Trivia lang pala guys, huwag yung gagamitin yung term na CR pag ang kausap nyo ay mga taga ibang bansa. Oo. Kasi nila na maintindihan. They don't use that. Ang sabihin toilet. Mo, toilet. O kaya, halimbawa pag Amerikano, sabihin mo na lang number one. Ganun. Number one? Kasi dalawa yung number one at number two. Number two. Familiar naman ako dalawa. Kaya pag sinabi mo number one, alam na nila yan, malalaki na sila. Pero may mga different terms din talaga. P. Yung number two, poo. Yan, ganun. Sobrang simple lang. Kurt Cobain. Basahin na lang natin yung chat. Hindi ka naman dinamay si Kurt Cobain, pero mag-example lang yun ng mga taong kahit gaano kasarap yung ginagawa nila, nabu-burnout. Diba? Pa-sponsor na sa Iberia version to. Alam mo na ba? Ako muna. Kasi kahit sa akin, sponsored lang din yun. Baka naman pwede mo sabihin kanila. Boss, shop pa na asado. Shop pa na asado. Sabi mo, tropa naman kami nila Asian. Diba? Kasi nga pala kay Ishan, hello. Hello kay Ish. I miss you. Ish. Shift enter. Toilet. Yan talaga ang buhay mga kaibigan. Oh, pag sa Europe daw, pwedeng water closed. Closed. Ah, pwede. Or WC. WC ang haba. Pero pwede pero, water closed. Pero Chinese team to eh. Oo. So, they're not Europeans. Hindi sila Brit. Hindi sila Brit. Pero ang pwede mo natin sabihin, yun nga, toilet. Yeah, toilet. Toilet is the most commonly usual, used. Yeah, oh, common. Walang hindi makakilid ng toilet. Meron mga tayo. Sorry na. Tay? Seryoso? Hongnam tawag ka. Ano? Hongnam. Hongnam? Kasi pag sa Japanese, sabi mo lang, toire. Alam nila yan. Toire. Bathroom. Oh, pwede rin bathroom. O kaya washroom. Washroom. O kaya, urine. Sorry. Sabi na isa, kubeta daw. Kubeta. Pwede, no? Restroom. Yes. Restroom. Pwede. Na sa Pilipinas daw, ihe! solid eh, no? Ito. Boss Denki, pwede ba magpa-braces si Jules? Oo naman! Alam mo, wala namang pinipiling edad ang braces, diba? Bakit naman si Denki tinatanong mo? Eh, hindi naman si Denki yung magde-decision sa buhay kaya, ni Jules. Malaki na si Jules, kaya na niya. Yun nga, sabi ko nga sa inyo, wala namang pinipiling edad ang pag-brace, wala hindi niya kailangan ng parental supervision. Yes! Kailan po ba maglalaro ang Rift? Alay, May 13. Alam na. Ayan, the Summit 3. Panoorin nyo. Swanity! Hindi, syempre. Support, no? Supporta lang. So, Chinese, diba? Anong term dapat? Yoshi. John. Pero, oh, saan ba ginagamit yung John? Yung John kasi, pwede rin. Di ba? John. Nakain mo naman yung specific for ano eh. Yoshi. Yung itong ito. Bye-bye. Yeah. Ayan, Ninja Boogie. Shoutout kay Paring Boogie. Shoutout kay Mike. Ano daw sabi? Lou, John, Powder Room. Oh, actually, pwede yung Lou. Oh, narinig ko na nga yung Lou na yan. Lou. Yung John, nakalaman ko yung explanation for John eh. Bakit po bungal si Jules? Grabe naman mga tanungan. Grabe naman tanungan na to. Combat John. Bye, John. Di ba mga pinagkasasan? VG kalaban nila, di ba? Dan! Ang kabracket ng rig para sa The Summit, VG, EG. Saka Cloud9. Medyo durog. Medyo, kaya yan! Tiwala VG, lang! VG, Cloud9! Woo! Kaya guys, yan! Guys, best of three. Tiwala lang, best of three to. Sige. Mamaya, pag pustahan na lang tayo mamaya. Hindi, walang gamitan ng puso. Okay. Eliza, ikaw yung shoutout ni NB kahapon. Oo. Oh, isa. Okay. Ngayon siya naman yung shoutout. Nagkakait ba kayo ng issue? Sinoutout ako ni Rio. Isubin kami na. Oo, oh, kayo na. Gano'n. Isila kayo, guys. Isila kayo. Pag sinoutout, kayo agad. Oo. Ang tagal naman nila mag-CR. Ito yung pinakamahirap na tanong, bakit maganda si Eliza? Sa mall kasi yan. So, makalayo. Bakit matagal mag-CR? Tinanong ni Eliza ang mga lalaki, mga kaibigan. Ako alam ko yung sagot. Mga babae, matagal din mag-CR, di ba? Nag-aayos pa sila kung ano-ano. Kaya nga eh. Ate Eliza, ano? Isa lang ang alam mo, isa lang dahilan, Eliza, pag matagal mag-CR ang lalaki. Nangawit yun. Dehan. Hindi. Kawain mo, Deki, kahit sa mall. Ano?
Anyway, may M pa rin. Pero anyway, the scores ng 90-25 TNC dito, lamang pa rin kahit nag-CR sila. Ay, banigdi tayo. Naghamon na naman ang mumurahing burgers. Hindi pa. Kaya lang gusto ko lang itry. Kaso nagkakatamaran daw kasi. Hindi mumurahing burger yun. Hindi, mura. Yun ibig kong sabihin. Easy cut. Ano eh, masarap daw eh. Kasi, masarap na mura. Tama, kasi mura. Ay, mali. Mura na, masarap pa. Shoutout sa Alagang Ibon. Hindi pala to Ibon. Fox. Mga Ibon eh! Oh! Mga Ibon. May mention charge mga kaibigan. Sino kayang pinagagalitan ni Noji dito? Mga kaibigan. Ito naman kakapal. Oops! Wala. Crips lang. Crips lang. Crips lang pala. Kaya. Oh, ito mo. Aliza, utang ka ba? Dahil habang nagtataga, lumalaki interest ko sa'yo. Oops. Sige. Tuloy na lang natin tong pagkakast ng game ngayon at mamaya na back to the game tayo. Back to you, Denki. Back to you. Ganyan. Eliza ba? Ito na naman tayo eh. Kasi nililink nila ako kay Anna. Nang Freya. Ang labo, di ba? OTP! Pwede, pwede, pwede. Mag-focus na lang tayo dito. Actually, pwede. Mag-focus na lang tayo dito. Masyado ka naman na aliyob, Denki. Wala, natutuwa lang ako. Yo, Denki. Masyado ka, ha? Mga OTP ko, ha? Anyway, mamaya natin magkintong-tong dyan, TC, TNC dito mga kabigyan. Nagsmoke ang tatlo, hindi sinama si Tihi, bawal na kong Yossi. Nakakasama daw sa katawan niyan. Si Noji din mga kabigyan, in-stop ng mga tropa, nag-Yossi break siya sa sinuwa. Sabi niyo, uy, nag-Yossi na kayo kagad. Ayan, shoutout daw sa courier ng TNC. Oh, shoutout sa courier dito ng ano, ng, ayan. Oh, ng, eto Yama to. Sa Japan, sa China may Yama, di ba? O sa Tibet lang yun ba? Hindi ko alam, hindi ko sila kamagana. Yun. Eh, kasi di ba UK, Chinese ka to, singkit ka eh. Napa-racist na ayaw ka. Never change ka. Oh, yun yun. Tinanggi mo pa, isa ka pa, sir! Anyway, si 2, whatever dito, ay nag-i-stack. He's going for what? Hindi, bibigyan lang yung tumalaman kay Lorna Tolentino. Kasi okay na siya eh, meron siyang Shiva's Guard. So, he's pretty much set versus PL. Meron siyang pantanggal. Samantalang, Boots of Travel dito si Tihi. At grabe, nag-CR lang sila. Ang dami na kaagad ng item, ano? Oo nga eh. Parang bumili sila ng item doon na CR. Kasi kanina, nakita ko naman yung item nito ni, ano eh, paring Tonjing eh, ni Tihi. Wala pa naman yung kanina. Pero pagkaano, biglang, uy, PKB na kaagad. Sam H, kamusta si Sam Hinto? SNY, sinunod Sam yung... Sam Hinto. Sinunod yung payo. Sinunod yung payo na sa chat. Sabi nila, dapat SNY na lang sa'yo. Ayan na, ayan na. Maging masaya ka na. Ito kaya na, diba na. Oh! Uy! Get ravaged! Mula ito kay paring 2! Energy pacemaker! Alam! Ito, binabursan ng kung ano ba. Oo, oh, iniinit mga kaibigan, niluto ng tuling ang itim. Pero mga katakas, atas ito, hindi na-cancel ang kanyang TP. First, the death ward, there we go! Nag-buyback dito si Gyrocopter, ah. Oo, nga, tingnan natin. Ito uy, yung Jelly Hotdog. Takbo, takbo, sir! Tatay! Ang energy pacemaker, mga kaibigan, mahabol pa ng Jelly Hotdog ni Aljur. Kano natama dito? Wala, nasa malayong kabihasnan. Ang Punteria, si Old Jigen. Pero, nakita natin kung ano yung kalamangan ng maraming pere. That buyback won the game. Not to mention, ginamit yung Ravage para sa iisang target. Yes. Diba? Kumbaga, yung nga rin, nagulat nga din ako eh. Bakit, kumbaga, ba't naisip ng energy pacemaker na Ravage? Sa laki ng ano na yun, AOE, ng, no? Oo, ng matatarget niya, bakit sa isang tao lang niya ginamit? Supposedly, possibility magamit niya kaya, pa sa mas malaking group. Kung sa pag-ibig yun, okay lang yun, yung isang buong pag-ibig mo sa isang tao lang. Oo. Kaya dito love, guys. Dito so, love. So, tato, kailangan sulit ang skills mo. Anyway, oy, ginamit niya yung kanyang, ano, mahiwagang eclipse, pero natakot siya sa itlog! Nito ni, ano, grabe, Nico A, yung mga kaibigan, that zone out supernova, actually effective in, ano, fending off EP's aggression and now a push is coming up para sa TNC. O, umiprende mga kaibigan ng mga ilusyon ni si PL, anong nanakaw niya? Nanakaw niya ang call down! This could be big! Yung multi nito ni Sam H, yung Hiroshima Nagasaki. Pero tinamaan, tatamaan ba siya ng homo missile, tinamaan nga siya medyo masakit. May tumitipin dito mga kaibigan. Wala siyang ravage, pero pwede siyang mambusit. Gumamit na siya ng ano dito,
Shiba's guard, ginamit na ng ulo dito si Pat. Tinulak mga kaibigan. Si Pat, paalam. Call down mula dito kay Le. And it won't be enough. Ito na yung tunay na call down. Sabi, call down na kamo. Ito ang tunay. Tinamaan si LD mga kaibigan. Jai Pat, tinulak. Kulang ang DPS. Kulang. Pat, umuntik na kay Sinoji. Oh, na-lasers. Uy! Ayun lang! Laguna de Bay! Le, ano pwede mo nakawin mga manakaw niyo yung Stanini? Ganda naman ang paralyzing cast. Pero alam mo, sadly, kahit nakakanakaw, itong si Energy Pacemaker Le, parang wala rin puwente eh, kasi hindi masyadong sulit. Hindi niya na-utilize masyado yung kanyang mga nanakaw na skill, except for one, which is now, yung kanyang nanakaw na Death Ward. Oo. At saka, ayaw nga pala yung kanina, yung Phoenix mode. Lamang pa rin po mga kaibigan ng 31, TNC dito mga kaibigan, sealing the deal, proving na hindi sila takot sa EPG. Lamang. Patingin na ng gold graph ka, Liza. Yun. Parang ikaw may hawak eh. No? Over 9,000 po ang net worth. It's over 9,000! 7.5k XP advantage. For TNC words, din. At ang daming words mga kaibigan. Ang daming cameraman dito. Stalker. Mga paparazzi nila dito. Roshan is now up. Pwede nilang kunin. Ayan. Pwede daw bang ikaw nilang siya nilang daw maging ninja boogie mo? Ayan naman kayo. Issue kayo guys ha. Issue kayo masyado. Issue kayo eh. Huwag ganun guys. Forget ba magkausap lang sila araw-araw? Sila na araw. Hindi ba pwedeng... Oo, hindi ba pwedeng... Forget ba nagkakape sila gabi-gabi? Hindi ba pwedeng tropa? Tropa. Diba? Oh, kami! Alam mo, kami alas, magkasama kami. Kami na kagad. Hindi, diba? Ganun talaga yun, guys. Ito na! Oh, Death Ward! Mula kay Le! What a position! What a position, mga kaibigan! Naging Tore! Itong Death Ward! Dalawa kagad ang Jaipas. They were not expecting that! Paalam! TNC mga kaibigan, nasa pilig yung inahabol na lang ang bola ka po. Nanakaw ba ang charge? Hindi nyo nanakaw. Tinakaw mo na po. Sayang naman, sir! Sayang. Pero ayos lang yung nakatakas siya doon. Siya ang natirang buhay. At saka si Sam Hinto. Pero alam mo, MVP, yung ginawa ni Ruby dito, naglagay siya ng Death Ward sa may taas. Literally unaware. Itong TNC. Doon sa nangyayari. Siguro in-expect nila, ward nila yun eh. Siyempre naman eh, di ba? Pero ganun talaga ang kapangyarihan ng Ruby mga kaibigan. Medyo nakakagulat lang ng konti. At ngayon, nakukusa sila. Buyback mula kayo. What a disaster. Oo. Pwede ka natin, kaya pa naman natin ito. Oops. Kaya yan. Gumamit. Oh, Ravage! Pala na sa dalawa. Instant death! Dito si Sami Hinto, Ayu! Ha? Ba't nagbuti si Pan? Nanakot lang mga kaibigan. Gusto niya magaling ng spotlight dito. What? Pero kailang yan. Not charging in the mules. Dito si It. Oy, Death Ward mga kaibigan. Para sa tatlo! Oh my goodness! Aganim Scepter na pala. Zarda na ako. Oh, isang nga lang ang ano mo. Death Ward mo boy. Pang isang tao nga lang. But it's still creating space para sa TNC to actually ano. Ay, di. Creating space pala for Energy Pacemaker to get the Raxes. Yun din. Yun ang utility na ginamit ng network. Pinang police duty. Para hindi makalapit. Pero nakita nyo naman mga kaibigan, 7 dito on point with that Death Ward with Aghanim Scepter. Medyo guho ang pangalan ng Energy Pacemaker. And they were forced to retreat. Ayan. Bakit pag sinasabing Ninja Boogie, kinikilig siya? What it is. Eh, kung nag-focus na lang tayo sa pagkakas. Anyway! Grabe yun! What a comeback! Oo, oh, what a comeback mula sa Energy Pacemaker. Actually, sinabi mo kayo ng ano, nawala na rin ako eh. What a comeback mula sa Energy Pacemaker. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi na natapos ang laro sa isang Rax. Diba? Sa words nga ni paring Jed, one Rax down can still win. Never forget. Anyway, magpupush dito ang TNC. Sabi nila, medyo nag-rogdo kami sa may mid. This time around, we're gonna take another Rax. Gawin natin. Radiant's middle tower is under attack. It will fall like a ripe apple. Kaya pa daw kapag sabay-sabay ang TNC. Well, good point. Pero problema kasi masasalad nila yung 5-man Ravage eh. Oo, yan. Kung nagsabay-sabay sila. Kaya dapat din sila sabay-sabaw. Medyo layo-layo din ng konti pag may time. Ano ito? Ba't may bilog siya? Ngayon ko lang ito nakita. Ay, hindi pag-clinic. Ah, hindi. Oo, tama. Hindi, nagulat ako kasi yung bilog niya may itim-itim.
pag naka-smoke pala eh. Gulto, akala ko may bago na siyang effect. So ito naman, Butterfly, I think would be the next item for paring Tihi. While Luna is already done with her Butterfly, wala pa, hindi pa niya ina-upgrade yung kanyang Morbid Mask, mas astig ng itsura. Ayaw niya ng Domi, ayaw niya ng Satanic. Si Le naman may Blink Force at saka Ghost Scepter. Si It, LT pala. Aghanims na rin siya dito at saka Yule Scepter. Si paring nga, Tide Hunter, kanina pa yung item niya, hindi pa rin siya nakapag-upgrade ng konti. Kaya mo lang yan, alis ka lang. Kunwari wala na. Uy! Wala lang, ang dami lang yung mga illusionist dito, nangaasar lang. Sa kabilang side, kamusta si Noji? Noji, going in for, I believe, would be a Silver Edge. Kasi si Dono nakapansin yan eh, yung new meta. Silver Edge new meta. Ayan, si AU naman, Nico AU dito, nakabuo na ng kanyang, ano, Sword Ali. Press. Ali. Ano tawag ka? Sa kuwi mo, man. Yes. Why? Yung mga sasakay sa Manila pa bagay. Sabay ka? Manila pa bago. Gusto na sasakay. Sige, sige. Ayan talaga. Sa mga ganyang usapan, kahit kailan hindi ako masasama. Anyways, kasi network update daw, Boss Dainty. Oh, yun. Sige. Ay, humarap si Pew 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 eh. Pew! Paano yan? Antayin natin. Tanggal naman yun. Pew Pew Pew. Huwag mo naman. Yan. Thank you. Oh! Umakyat na mga mula sa over 9,000! Uy, grabe. Umakyat gabi. Imagine mo, 10, 12, 12K ang inakyat ng Energy Pacemaker. That's Chinese economy for you. Oy, grabe siya naman kung meron ka BKB nga lang. Sino yun na sumigaw po? Ganda kayo mga kaibigan, pero kapit ng ulti. Walang tinamaan dito, nice one. Mula sa Energy Pacemaker. And now, TNC is at their wits end. Parami to ka, parang papatayin to, sir! Ayo, nakasta ng dalawa. Tumata ko siya away from LT. Wala, patay pa din. Ang problema lang talaga. Nakahabol yung EP, grabe. 31-32. Nakita niyo yung gold graph? Mula sa Disastrous 10K, umakyat. Grabe, tunay po ang kanta ni Miley Cyrus na It's the Climb. Na-intro boys. Grabe, mukhang tumugtog na po. Mukhang nag-soundcheck na ang TNC. Tutugtog na po ang di na ako aasa pang muli. Ng intro boys. Aasa pang muli. Pero di naman yan siguro. Oo natin. Oh, di pa naman ito. Nakayari pa ba ito, Boss Dengue? Dami nga doon na labs yun eh. Oo, yun nga, may PL. Pero may problema din, Boss D, tingnan mo. Yung pwestuhan kasi. Oo. Pagka-ravage pa lang. Actually, silver lang yun for TNC eh. Nag-ravage itong si paring Tide nang naka-BKB sakto, yung dalawa sa TNC. Pero it opened a window eh for EP to actually walk in. Tapos, yun, go to town lang. Ano, eclipse as right click. The DPS from Fan was actually too much. Diba? Hirap. So easy lang kayo mga kaibigan, ganun talaga ang buhay. Puro Pinoy ba ang TNC or may halo? Well, puro Pinoy po yan. Pinoy T. Hindi, magkakaiba yan. Ilocano. Oh, di ba? Ganun puro Pinoy. Oo. Oh. Kahit magkakaiba tayo ng affiliation eh, ng parang hindi lahi. Probinsya? Parang ganun, probinsya. Eh lahat tayo ay nasa ano, archipelagic island na tinatawag na Pilipinas. Lahat tayo Pilipino. Sa Tagalog ng archipelagic ay paputaputaki. Kumpuha ako sa word mo. Paputaputaki. Sobrang cool. Anyway, TNC, this time around sila matang offense ha. Kaya na pa sila hinuhuli dito ni paring number 2. Kaya pala humina, nag-toilet daw kasi. Ay. Kasalanan ng toilet wala. Ayan. Oh, grabe naman itong mga ano, mga balimbingers. Na doon na medyo nagkakaroon lang ng konting problema ang TNC kung makapagsalita na kaagad. Grabe, ano? Kanina, oh, TNC ngayon. Oh. Tan ba yung TNC? Bigyan mo lang daw eh. What the? Oh. Anyway, may charge kami nito ang ano ito. BKB will be activated. Ramay should be used. Enough. Pero yet again, naka-BKB ang TNC. But let's see if their damage should be enough. Phoenix Suns would be used. Meron pa dead man sa tatlo! Ano naman ngayon kung namatay? Tingnan mo yung DPS. Kulang. Kinulang mga kaibigan, TNC. Sayang na sayang ka, sir. Sayang ka, girl. Panalo sa clash na yun. Panalo sa clash ang ano, energy pacemaker. Hindi makakapush na sila dito. Hindi ininda yung death ward and everything ng thenet.com. And now, sabi nila mo kami naman magpupush. Double racks is what's gonna happen right now. Buy box mula sa TNC.
has grown thick. Yun talagang hirap pag lune. Partida, di naka-upgrade yung morbid mask niya. Butterfly naman siya, di na kailangan. Dire's bottom tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. Ito ko yung bouncer yung mastery nyo, no? Si Sinaward, the Warrior Princess. Paano ka lalapit dyan? How do you close? Sa English. Dire's bottom barracks have fallen. Ano sa'yo mo, Boss D? Diba, almost close, diba? Pero, may ravage kasi. Oh, yun nga eh. Na-out position, Boss D, yung ano. Yung wala ka item yung gyro. Yung gyro, trying his best. Kulang. Kulang. Kahit ano, kahit sabihin natin, nasabihin mo, pwede mo sabihin na parang, eh, isa lang naman ang parang bumibida for ano eh. For energy pacemaker eh. Pero yun nga yung punto dun eh. Dahil binubuhos ng lahat ng gold sa Luna. Siya yung nakahabol, oh, MKB pa. Sarap. Yo, what a great day to be Luna today. At Aegis pa, para talagang siguradong Jaipads. Ang TNC dito. Ang, grabe na pressure orb pa. Kanina pa to item lock na to, kanina pa. Ito lang ang buo niyan eh. Yung, talo na yan. Dalawa na, oh. Double! Refresher! All chicken dito, mga kaibigan, can insta-lock one. And actually, two. Kung sakasakali. Kung kailangan pa, kung kulang pa yung DPS nila. Pero hindi na kulang yung DPS nila. Ba, Luna yan, oh. Luna na ka, MKB. So now, the high ground is not in question. Wala nang pakialam sa high ground. Ang energy pacemaker, hindi sila mag-miss kahit may butterfly pa yung kuya tihi mo. At ngayon, one charge ng defusal blade. No money to upgrade. No money to buy back. Grabe. So ngayon, kalungkutan para sa TNC. Pero ganun talaga ang buhay, mga kaibigan. Wala tayong kabias-bias dyan. News reporting lang po ang nangyayari dito. Morbid mask, drain up. Si ito. At si Pan. Sabi niya, hindi ko na kailangan ng lifesteal boy. Ano na lang ako, MK. So ngayon, taking advantage of the softness. Sobrang fragile ng ani. Nag-tasting mo naman, Boss D. DKB, Butterfly, Mantas tayo. Wala kang kunat-kunat. 1.9k lang ang HP ko. Diba? Insta ravage automatically. Kumbaga, nasa ano ka na kagad eh. Nasa sangkalan ka na nitong energy pacemaker. Kaya ngayon, mga kaibigan, sabi nila ng EP dito, gusto namin mag-push. EPG actually moving in. Wala nang katakot-takot sa high ground. Paano ka po forma ngayon? AU? Meron siya dito ng ano, meron siya solar crest to remove ano, evasion. Pero ang tanong, mabibitaw ba niya yan? Gyro? Uy, risky? DR? MKB? MKB. Safe to, safe. Pero kung mag-DR siya, wala din eh. Si Pan merong butterfly. Aasa siya kay AU para mag-solar crest. Kasi yung solar crest ang katanggal doon ng evasion. Dire's top tower has fallen. The earth seems... Ay, hindi. Mali ako. Mali pala. Hindi pala nagtatanggal ng evasion. Hindi natin kung makukuna sila. Remember, respect ravage ang mangyayari dito. Oh, pumasok na. AU na left. Hindi ka magic immune boy! Ravage would be pop! Pero no, dito ba kami naka-BKB, naka-aganib si ano dito, lumusan sa BKB ang kanyang ulti, na nako ba? Hindi. Double Ravage should be used. And now TNC, kinain ang galit ng China 7! Hindi man ako pito ng skill. Tihi might be chased out. Binasa, LT, nag-BKB si Tihi dito, trying to kill someone. Pero you can't stop the push of Energy Pacemaker. Mega Clips na po sa Mini Fan. Trabaho! Trabaho! Pinos ba? DC? Bakit pinos? Eh, sira na din naman ah. Pero GG na. Hindi, nagpost eh. GG na nga. Pero GG pa din. Hindi, nauna yung post bago yung GG. So, nagulat ako. Pag ilan, nag-automatic DC. Hindi. So, yun mga kaibigan, na-toilet pa. Na-toilet sila eh. Na-toilet ang... Tapos mag-CR, no? Oo, biglang umina. Pero, honestly ah, akala ko, nung pagkasiyan nila, kasi biglang naglabasan yung mga items eh. Biglang nagka-BKB boost of travel na. Paano ba sila na-travel? Yung wonderful...